I once again welcome again, and I want to share you about my message. Sige, magtanggal po ako ng masarap po kayong lahat. Okay, always wear your mask. Yan. Huwag niyo po ibabaan yung mask. Ano? My message today is about pribilehi yung lumapit, kumpiyansang humingi, at kapanatagang tumanggap. So, madali sa ita, nga pong mensahe about prayer. So, another depressing message at mga bagay na paalala sa atin patungkol sa ating pananalangin, especially sa ating pong personal na devotion, sa ating mga pananalangin. Ay, importante po ngayon ang pananalangin. Noong mga nakaraang mga panahon, lalo na noong hindi pa nangyayari ang pandemya, ang mga Kristiyano ay nagkaroon ng tinatawag na lax attitude. Sabihin, lax, L-A-X, hindi L-U-X, ano? L-A-X, parang lax attitude. The word lax, doon ang galing, yun ang root word ng relax. Lax attitude, sabihin, naging relax. Minsan, ang isa sa nakalilimutan na bahagi na dapat ginagawa natin o dapat lagi natin ginagawa, yung personal devotion, lalo na yung pananalangin, pag-aaral ng salita ng Diyos. No? So, kaya, nais ko pong bigyan muli ng pansin at tiin ang kahalagahan ng panalangin sa atin. At paano ba tayo mananalangin na meron tayong katiyakan ng ating mga hihingin, no? Ay ng ating paglapit, ay matitiyak nating makalalapit tayo, okay? Ang ating paghingi, ay meron tayong kumpiyansa na makahingi tayo at sigurado at may kapanatagan tayo na walang pag-alinlangan na yung ating inilapit sa Diyos ay ating matatanggap. Di ba ang pinakamahirap po kapag tayo ay mayroong pangailangan at meron tayong lapitan ay yung disappointment na hindi ka naka, yung hindi ka tumanggap eh, yung hindi ka man lang makalapit, no? Lalo na kung ito'y halimbawa sa politikong tao, bagamat alaman mong nag-alok siya ng pamimigay, pero hindi ka naman makalapit sa kanya. Hindi mo malaman ang kanyang cellphone number. Naalala ko ng mga nakaraang mga linggo o buwan. May lumapit po sa aking isang kaibigan. At siya merong itatayong negosyo sa Batangas City. At dahil po sa kailangan niya ng permit bago makapag-operate, bagamat nagsimula na siya ng construction, ay ang hinihingi niya, meron na siyang permit sa building, sa lahat. Pero yung permit to operate ng kanyang business, yun po ang mas isang importante. Ang problema ay tinanggihan siya ng una niyang nilapitan dahil naku, ay meron, magkaroon po tayo ng problema dahil po yung area na inyong pinaglagyan ay baka po hindi pumasa sa zoning. Kasi ang bawat business, may kanya-kanya yung dapat paglagyan. Ang bawat, sa bawat, ito yung isdaan, ito na sa lugar ng isdaan. Ito yung gulay, dapat ito ka magtatayo sa gulayan. So, kaya sabi niya, eh baka po ito hindi dahil ito ay kabahayan, bagamat may mga commercial spaces na iba, pero ito ay baka hindi makapasa. So, humanap siya ng padrino at humanap siya ng malalapitan na lapit siya kay mayor o congressman. Bagamat ang lapit naman niya ay para payagan siya dahil safe naman yung kanyang business. So, ang problema, wala sa mahagilap na numero. Kasi ngayon, bawal pa naman, mayroong announcement pa naman ng Batangas City, bawal ang face-to-face na paglapit sa mga ano. Pwede kang lumapit via email, via kung anong social media, or cellphone. But the problem, yung cellphone ay hindi naman matawagan. So, hindi siya na-disappoint dahil hindi niya nakuha ang kanyang kailangan, kundi nandun pa lang sa stage ng paglapit. Hindi na makalapit. Ano? Yan. Ganun din po sa atin sa harap ng Diyos. Minsan, dun pa lang sa paglapit, yun ang nagiging problema ng marami. No? Kahit po mananampalataya, paano siya lalapit sa Diyos? Paano siya makalalapit? Pangalawa, yung kumpiyansa mo na ihihingi, alam nyo, madaling sabihin na madaling lumapit, pero yung masabi mo, minsan nga, pag tayo lumalapit at humihingi ng tulong, kahit nga minsan sa ating magulang, pag meron tayo, ano sabihin? Minsan, ang hirap agad magdirekta, kailangan ko ng ganito. Minsan, nagpapaikot-ikot pa tayo, nagpaparamdam kung ano-ano mga ginagawa na pamamaraan, ano? At hindi naman madali ang manghingi.
Bagamat mo kailangan mo, at tamang tao naman ang iyong lalapitan, wala namang problema na humingi. At dapat, meron tayong kumpiyansa. Pero ang problema minsan, kahit alaman mo na ikaw na may karapatan humingi, nahihiya ka. No? At isa pa nga, yung kapanatagan ng puso mo na alaman mong ikitatanggap, yung pagiging merong kapayapaan, may katiyakan ka, natatanggap ka ng iyong nahihina. Ang mga bagay na ito ay ating pag-aaralan ngayong umaga. Ang panalangin ay parehong isang pribilegyo at isang pagkakataon natin na lumapit sa Diyos. Okay? Ito ay direktang linya ng komunikasyon sa pagitan ng espiritu ng tao at ng Diyos. Ito ang paraan kung saan itinataas natin sa Kanya ang ating mga pasanin patungkol sa ating sarili at sa iba. Ipinapabot natin sa trono ng Kanyang biyaya na mangyari ang Kanyang kalooban dito sa lupa gaya ng sa langit. That is a prayer. Alam niyo yun, yun ang panalangin. Ang panalangin yung hinihiling mo sa Diyos sapagkat ito ang Kanyang kalooban. Diba? Na mangyari ang Kanyang gusto o gustong mangyari dito sa lupa gaya ng sa langit. Bilang mga anak ng Diyos, direkta tayong lumalapit sa Kanya nang walang pag-atubili dapat. At di dapat tayo umaasa sa sino man o ano bang bagay. Kaya minsan, kung tayo may mga kahilingan, nothing wrong na tayo magkaroon ng mga prayer requests. Even sa ating pong form, sa ating Sunday, na meron tayong tithes, offering, and prayer requests, ay hindi mali na tayo may mga prayer requests. Pero, huwag nating kalimutan na tayong mga mananampalataya ay meron tayong karapatan at meron kang pribilehiyo, no? At meron kang kalagayan sa iyong buhay bilang anak ng Diyos na makalapit ng direkta sa Panginoon. Na walang sinumang daraanan. No? Misan yun ang so dalawang bagay, ang isa yung walang pagtitiwala sa kanyang sarili na siya pwede lumapit. Pangalawa, ay misan yung katamaran ng mananalig. Yung iniaasa sa iba ang kanyang kahilingan. No? Naalala ko noong minsan ay may lumapit sa akin. Matagal na itong panahon. Hindi ito, ang tinutuoy ko ay hindi kayo, ha? Sabihin nyo, hindi ako yon. Hindi kayo ang tinutuoy ko. Okay, magkalala. Lumapit, sabi, meron siyang kailangan pera. Hindi naman kalakihan, pero kailangan niya ng mga, hindi mababa ng mga 15,000 pesos. Although meron na siyang nahagilang at sabi nito. Pero kulang pa siya ng mga siguro, mga 10,000. At siya'y lumapit sa akin. At sabi, Pastor, pwede mo ba akong matulungan sa taong yun na para humiram ng pera? At siya'y bilang ko ay sinabi, wala po namang kaibahan tayo. Nagkataon lang kay Pastor. Pero pag po kayo humiram, kayo rin naman ang magbabayan dahil kayo umamagal sa kanya. O hindi na pong padaanin sa akin. Sa dalawang bagay. Either, mahiya siya sa akin, or baka kaya hindi magpahiram dahil sa akin. So, then, maray pa kang paniliwanag. Minsan po, ganun tayo. Natatakot tayong kumarap doon sa isang responsibilidad. O natatakot tayong baka hindi tayo pagbigyan. Pero kailangan po tayo merong kumpiyansa. May mga pagkakataon na hindi dapat natin asa sa ibang tao o sa anumang bagay ang ating paglapit. Minsan, ano ba yung mga bagay yung kumagamit tayo ng mga bagay? Susuhol, regalo, hindi lang naman po pera natin kailangan. Yung iba may gumagamit pa ng mga imahe para daw mas malaki makalapit sa Diyos. Sa paglapit sa Panginoon bilang anak ng Diyos, mahalaga na tayo lumapit sa Kanya na merong direkta at paniniwala na tayo din bilang Panginoon. Okay. Ang pribilehiyo ng bawat isa sa atin, tayo ay merong direct hotline. Parang sa ating panahon, kung ikaw mayroong kailangan na ambulansya, kung wala ka mang numero, eh meron tayong mga 911 or mga ano ba yung 888 or something na mga numero ganyan. Ano. Yung direct hotline, ibig sabihin, di ka na dadaan sa anumang ahensya. Direkta ka na agad doon sa kanilang opisina kung anuman ang iyong kailangan. Bawat ahensya, karaniwan, lalo na sa ating mga national agency, nagbibigay sila ng mga direct hotline. Katulad, maging ito man ay mga sa komunikasyon, sa
serbisyo ng iba-ibang serbisyo. Halimbawa, ikaw ay tatawag sa Globe. Sa halip na dadial ka pa ng paraming numero, meron silang mga tinatawag na direct hotline. Kung ano matatanan ng Globe, ano? Ang alam ko yata ay yung sa BLDT 171. Diba? Direct hotline at pag-re-ring talaga yun. Baka kausap mo. Minsan nga lang, sa dami ng natawag, ay bago ka mapag-servisyuhan at medyo nagtatagal. Ang bawat paniniwala kay Kristo ay may ganyang linya. Ang bawat nananampalataya o mananampalataya ni Jesus. Meron po tayong ganong linya. Tandaan natin, bawat Kristiyano, bawat tunay na mananampalataya, meron tayong linya sa trono ng Diyos, sa trono ng kanyang mahabaging awa, sa trono ng kanyang grasya. At ang sumasagot sa tawag natin ay ang ating Ama sa Langit. So magitan ni Jesus, siya yung ating direct hotline. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba tinuruan tayo manalangin? Kung ano man yung hilingin sa aking pangalan, ay ibibigay sa inyo ng Ama sa Langit. So ang Diyos ang dumidinig, ang ating hotline, ang ating direktang kakayanan, ang ating direktang linya para sa Panginoon ay walang iba kundi ang Panginoon Jesus. Kaya kung ikaw isang tunay na mananampalataya at si Jesus ay nasa iyong buhay, nasa iyong puso, siya ang iyong Panginoon tagapagligtas, meron kang direct hotline sa Diyos. Pwede mong direktang mailapit sa Panginoon anuman ang iyong gustong sabihin at kahilingan. Amen? So, ang pribilehiyo ng panalangin ay higit na mahalaga dahil pagtitiwala at dahil ito'y pagtitiwala na makalalapit tayo sa Panginoon. Ang kumpiyansa ay nangangahulugan ng kalayaan sa pagsalita. Pag meron kang confidence, masasabi mo. Pero pag wala kang kumpiyansa, di ba ang hirap luwag? Ano bang kailangan mo? Di ba? Nahiya tayo. Kaya nga, pag meron kang kumpiyansa, malaya mong nasasabi kung ano ang gusto mong sabihin. That's why we need privilege, we need confidence. Confidence to ask and also confidence to receive. Kailangan natin ng mga bagay na yun. Malaya tayong nakapupunta sa harapan ng Ama at malayang sabihin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. So what we need is confidence. Kailangan natin ng confidence na lumapit sa Diyos, confidence na it's a privilege, ano? Tandaan po natin ang panalangin, hindi po ito isang servisyo. When we pray and we ask for, when we pray, ang panalangin po hindi lang paghingi, hindi pagpupurin, pasalamat, paghingirin, pagbibigay ng ating mga supplication. At huwag natin sabihin na, oh, yun naman yung pastor ay nananalangin. No. Hindi natin pwede ipagmalaki na tayo nananalangin. Ito yung privilehiyo. Yes, when you pray for other people, when you intercede, maybe you can, pwede natin sabihin, ito'y paglilingkod. Pero karaniwan, kapag tayo lumalapit sa Diyos, dahil sa ito'y tayo mayroong personal na pangangailangan. At dapat, hindi lamang ito isang beses, dapat ito ay palagi ang ating ginagawa. Sa maghapon, kaya nga sabi nga ni Apostol Pablo, pray continuously. Sabi, dapat tayo ay nagpapatuloy na nananalangin. Paano ba tayo magkakaroon ng pagtitiwala ito? Paano tayo magkakaroon ng confidence na ito? Paano tayo magkakaroon ng pagtitiwala at magkakaroon ng katiyakan na ang ating panalangin ay kaya nating mausal o masabi at ito'y may katiyakan tayo na ito'y diringin at magkakaroon. Sa panahon na ito, kailangan natin talaga na maging mapanalangin. Hindi natin alam ang nangyayari. At ang mangyayari bukas, minsan nga, pag-open mo ng Facebook, minsan nakakapag-alala sa umaga. Sabi ko, Lord, nawa'y iba naman po ang aking batong kaya ngayong umaga. Kapag ako'y nagising, at minsan, lalo na pag ako'y pupunta ng CR, mga alas 3 ng umaga, alas 3 media, ay nahahagip ko yung cellphone na nasa aking may kaliwa. At minsan, ayaw ko nang hagipin, lalo na itong manahuling araw. Pag bukas mo, nakakita ka ng mga nakatiring nakandila agad. At makikita mo pagtingin mo, oh, sino kayong namatay sa kanila? Kaibigan mo, kakilala ang mga nagpo-post. At ang nakalulungkot pa minsan, ay yung mga kakilala mo, kaibigan, kamag-anak, kasamahan.
At hindi lang minsan ordinaryong kakilala, talaga kasama ko. Na ang lakas-lakas. O kaya naman, mga taong ating hinahangaan, ginagawa nating inspirasyon, pero mabugugulat ka. Ang lakas-lakas pa ng isang araw, ng isang linggo. Minsan napanood mo pa sila sa telebisyon, kachat mo pa, biglang mababalitaan mo, pumanaw na. At hindi lang COVID, nagigitay lang. Kung bakit kayo sabay-sabay, meron namamatay sa dengue, meron ba sa nalang inatake, dahil antayin na rin, dahil ng pandemya, dahil siguro na walang ehersisyo, walang ginagawa kundi kumain, napapahili kumain pa ng pupor, ng litsun, kaya inatake sa puso. Ano? So, kaya, importante na tayo mapanalanginin. Hindi dahil sa para, hindi tayo makaranas ng karamdaman, pagkaman kalooban ng Diyos at tayo pagalingin, at proteksyonan tayo sa anumang sa karamdaman. Pero higit sa lahat, para bigyan tayo ng kapanatagan ng puso na humarap sa anumang hamon ng buhay. Sapagkat hindi natin pwedeng alisin ang mga hamon ng buhay habang tayo narito sa lupa. Tribulation and suffering, ito ay lagi nating mararanasan. Matapos man ang pandemyang ito, may darating pa rin mga suffering sa ating buhay. Amen? At ito ay inaalaw ng Panginoon, ito ay pinapahintulot ng Diyos upang tayo ay lalong subukin, hubugin, at tiyakin kung hanggang saan ang ating commitment sa Kanya. Sapagkat ang nais ng Panginoon ay makaharap tayo sa Kanya na mayroong kumpiyensa, wala kayong ipinag-aalala. Sabi nga po ng unang Juan, chapter 5, verse 14 to 15, at may kapanlagan tayo sa paglapit natin sa Diyos. Dahil naniniwala tayo, ibibigay niya sa atin ang anumang hilingin natin ng naayon sa Kanyang kalooban. Verse 15, at kung alam natin nakikinig sa atin ng Diyos, alam natin tinanggap na natin ang hinihiling natin sa Kanya. Hallelujah. So, ang usapin ay tungkol sa ating paghihing. Hindi ito tungkol sa pagsagot ng Diyos. Sapagkat gustong-gusto ng Diyos sagutin ang ating panalangin. Amen? Kung meron mong mga tao tayong nalapitan na nag-aatubilin dahil hindi tayo tiyak na kung tayo pagbibigyan, lalo na kung ang lalapitan mo pa ay politiko ano, o kaya taong gobyerno o kaya mga halal na tao na minsan hindi man ito sa atin nangyayari, pero sa ibang lugar nangyayari kapag nalamang ikay kalaban sa politika, ay nako ay iipitin ka. Ano? Pero sa Diyos, gustong-gusto niya, wala sa itinatangi. Sabi nga ng Bible, nagpapaulan ang Diyos kahit sa mabuti at masama. Ibig sabihin, kahit nga yung Samaritan ng babae na lumapit sa Panginoon, ang sabi ni Jesus, habang sila kumakain, humihingi yung babae ng tulong, ang aking anak ay may sakit. At ang sabi ng Panginoon, naparito ang anak ng tao, ang anak ng Diyos. Hindi upang ibigay ang pagkain sa mga tuta. Imagine, sinabihan ka pa na, eh tuta ka, bakit naman ay tatutulungan? Ikaw ay aso. Hindi para ibigay sa aso. Ang ginamit pa doon, aso. Okay? Di ba pa, ang Diyos ba'y nag-iinsulto? Bakit tinawag niya akong aso? Pero sometimes, hindi natin maintindihan kung ano. Sapagkat ang Diyos hindi pwede mag-iinsulto ng tao. At ano man ang kanyang sasabihin, laging siya'y merong mabuting dahilan para sa atin. Minsan, hindi natin maintindihan, pero magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. Mas marunong ang Diyos kaysa atin. Kaya sumagot yung babae. Ano sabi ng babae? Tutaman ko ay namumulot ng humo sa habag ng kanyang Panginoon. At sabi ng Panginoong Jesus, kay laki ng iyong pananampalataya. Wala pa akong nakitang ganito kalaki ng pananampalataya. Sabi niya. Kaya kumayo ha. Yung iyong kahilingan, natanggap mo na. Hallelujah! So ang nais lang pala ng Diyos, makita yung sinseridad at yung kasigasiga ng ating paghiling. Hindi po yung Lord, kailangan tayong maging masigasig. Ayon sa kanyang kalooban, ang biyaya ng pagtugon sapagkat ang kalooban ng Diyos ay palaging ang pinakamahusay, ang pinaka-best para sa kanyang mga anak. Lalo pa sa ating mga anak ng Diyos. Kung, sabi nga, kung yun ngang masasamang ama ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa kanyang mga anak. Gano'n pa kaya ang ating Ama sa langit? Amen? Are you with me? Hello? Narinig niyo po ba? So ang panalangin
ay hindi para mangyari ang kanyang kalooban sa langit. Sapagkat ang langit ay ang trono ng Diyos. Ang panalangin ay upang hiningin natin na maganap ang kanyang kalooban dito sa lupa. Alam naman natin kung sinabing kalangitan. Sabi nga ng Bible, doon sa piling ng Diyos, walang sakit karamdaman. Wala doong pandaraya. Wala doong mga hinagpis. At pwedeng yung kanyang kalooban sa langit, sa magitan ng panalangin, ay mangyari dito sa lupa. Ito ang itinurong panalangin ng Panginoon. Diba? Ama namin na sa langit ka, sambahin ang iyong pangalan, mangyari, mapasa amin ang iyong kaharian, mangyari ang iyong kalooban sa langit, ama, iyong kalooban sa langit, ang iyong kalooban dito sa lupa, gaya ng nasa langit. So it is the will of God na yung kanyang kalooban sa langit ay mangyari sa atin dito sa lupa. Uulitin ko, ang problema ay hindi tungkol sa pagsagot ng Diyos kung ito'y kanyang kalooban. Sapagkat kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos, tugunin ang ating mga panalangin. Amen. Amen. May mga dapat tayong laging tandaan tuwing lalapit sa Diyos upang humingi ng ating mga kailangan, upang itaas ang ating mga papuri, upang itaas ang ating mga pasasalamat. So ano-ano ang mga bagay na ito? Ito po ang nais kong ibahagi sa inyo. Pakinggan po natin. Number one, abay or manatili. Sinabi ni Jesus na ang pagsunod ay susi ng matagumpay na pananalangin. First, sa John chapter 15 verse 7, if you abide in me, nagsabi ng Panginoon Jesus, kung mananatili kayo sa akin at ang mga salita ko'y mananatili sa inyo, ipagkakalaw ko ang 75% ng inyong kahilingan. Ano bang sabi ng Bible? Anumang hilingin. Ibig sabihin, 100%, 100% ng iyong hihilingin. Kapag nanatili ka sa kanyang kalooban, sigurado, ibibigay ng Diyos ang iyong kahilingan. Hallelujah! Sa madaling salita, kung ating uunawain mabuti, kung ikaw ay sumusunod kay Kristo, kung ang iyong buhay ay ganap na nanatili sa kanya at sa kanyang salita ay manatili sa iyo upang malaman mo ang kanyang kalooban. Maari kang humiling ng anumang nais mo dahil ang iyong hangarin ay gawin ang kanyang gusto o ang kanyang kalooban. Kapag ang hangarin ng iyong puso at ang iyong layunin ay gawin ang kanyang kalooban, dahil ito'y natutunan mo at nanatili ka sa kanyang salita, may katiyahan ka anuman ang iyong hilingin, ibibigay ng Panginoon. Hallelujah! Ang pananatili o pagtalima, no? Pananatili o pagtalima, ibig sabihin, you abide, kasama mo siya. Kung gayon ay simpleng pamumuhay ng isang buhay ng pananampalataya. At ang pagsunod sa kabuuan para sa banal na espiritu, sumuko sa pagkapanginoon para kay Kristo na lumalayo sa anumang kasalanan at kahandaan natin na tayo ay lubusang magpagamit sa Panginoon. Yes, hindi po hanggang ang ating trabaho ang ating pag-aaral upang tayo magamit. At hindi sinabi ng Diyos, iwanan mo ang iyong trabaho. Although, pwedeng mangyari yun, pero kung wala namang sa'yo sinasabi, hindi mo kailangan iwanan. Hindi mo kailangan tumigil. Naalala ko noong una, merong dalawang kabataan. Umiiyak lumapit sa akin. Siguro mga 1990s ito. Pero napakabata pa nila, estudyante pala. Sabi, Pastor, ako po ay may calling ang Panginoon. Ay no, siyempre, bata pa rin ako. Pero ang sinagot ko lang, okay, ay panalangin ka at alamin mo kung anong pinagpapawa sa'yo. Ay gusto ko po talaga kung tinatawag, parang napapaibig siya mag-pastor. Ang maganda yan. Ngayon, dahil sa ikaw estudyante pa lamang, tapusin mo muna yung pag-aaral. O naman, napakabata mo pa, eh, ayusin mo muna. Yung mga training naman. So, marami pa akong pinaliwa. Siguro, ang iniisip minsan ng iba, pag itinawag ng Diyos, ay yung agad ikaw ay iwanan muna ang iyong pag-aaral. Hindi po dapat maghihadlang yung pag-aaral. At hindi dapat maghihadlang ang paglilingkod sa iyong pag-aaral. Lalo na sa panahon ngayon, importante. Naalala niyo ba nung una, nung bago pa ng pandemya, bago pa nagkaroon ng siguro about 10 years ago, dahil yung sinasabi maging sa ating mga adult
Hindi ko sinasabi matatanda na. Mga adult, yung mas mga may edad. Pero hindi naman mga hulugang, mga hukluba na sila. Siyempre, meron pa rin silang kakayanan na maglingkod. Lagi po sinasabi, mag-aral kayong gumamit ng cellphone, ng tablet, ng computer. Sino mag-aakala na ngayon parang ito'y kailangan natin? Noong una, parang hindi natin iniintindi. Kasi ako'y okay na sa akin yung may keypad, ayos na, nahirapan ako. Kasi hindi ko na kailangan yan. Mayroon naman ang anak, ganito. Pero ngayon, lahat kailangan. Lalo na kung kayo kailangan ng komunikasyon, gagamit ng messenger, social media, Zoom, lalo na sa church service, hindi ka na makadadalo. At ano nga buwan nangyari kapag yun ay hindi natin nagawa noon. Kaya minsan, yung sinasabi po ng pastor o ng inyong leader, ay huwag nating babaliwalain. Minsan hindi natin maintindihan, bakit ba ako gagamit ito? Nakakahirap naman. Eh pero ngayon, hindi lamang isa. Minsan meron ka ng computer, meron ka pa ng tablet, dalawa pa ang cellphone, dahil ang daming numero kailangan mo i-provide. Meron ang gusto ay smart, meron ang gusto ay globe, no? Ay kung ikaw gumagamit ng cellphone na iPhone, ay hindi po pwede ang iisang iyong cellphone dahil po kailangan mo ng smart, kailangan mo ng globe, ay isa lamang ang slot ng iPhone, maliban na lamang yung galing Hong Kong. Alam mo din naman yan. Diba? So, kaya importante. At ngayon, bukod sa pagkain, pananamin, ano pa? Bukod sa hangin, oxygen, na napakamahal, kapag ikaw ay hindi na makahinga, dati, humihinga ka ng libre sa loob ng 50 taon, pero pag tinamang ka ng COVID, aarkila ka ng oxygen. Ay, ganun pala kamahal. Ganun pala kadaming pera na ang biniyaya sa atin. Ay, libre lang ang huminga. Libre ang oxygen. Pero ngayon sa ospital, pag na-confine ka, magkaroon oxygen sa araw, 1,000 yata ang charge. No? Hindi lamang. Merong isang tao nakakagamit na hindi kumababa ng 20 tanke ng oxygen kapag na-COVID. Kaya, importante yung mga sinasabi po sa atin na minsan, akala natin ay idea lang ng pastor yung pala galing sa Panginoon. Hindi ko naman alam na darating ang panahon na magiging Zoom ang karaniwang mga meeting. Pati pag-aaral Zoom or social media. Di ba? Wala na tayong face-to-face sa mga eskwelahan. Kaya nga, yung bata, yung, at ang nanay, kailangan din marunong ka rin sa gadget dahil ikaw ang aalalay sa iyong mga anak. Nakita ko ng isang araw itong mga a month ago, si Joey De Leon. Isa po siyang kilalang TV personality, artista. Kilala, hindi lang kilala sikat. Respeto po sa industriya lang ng show business. Umabot siya siya ay kinakailangan niya magtrabaho ulit. Pero hindi na kinakailangan umalis ng bahay. Sa pamamagitan ng Zoom or social media, ang problema, wala namang ibang crew na kailangan sarili mong sikap, sarili mong laptop, sarili mong mga ilaw, kung ano-ano ang gagamitin mo. Mabuti na lang yung kanyang asawa ay masikay dahil mahilig siyang mag-makeup sa harap ng salamin at gumagamit ng mga ilaw. Yun muna ang pansamantala niyang ginamit ng mga lights para maganda ang kanyang aura sa kanyang laptop. So nakita po natin ang kahalagahan bukod sa pagkain. Ngayon, pangalawa na ang pangailangan ng paggamit ng gadget ng digital platform. Noong una parang hindi ko na kailangan ito. So importante ang mga bagay na ito. Kailangan natin na magpasakop sa Panginoon. So number one is abide. Manatili tayo kay Kristo. At hayaan nating manatili din sa atin ang kanyang salita. Pangalawang bagay, ask. Humingi tayo. Paano ba tayo hihingi? Kung umaasa ka sa mga sagot ng iyong panalangin, dapat humingi ka. Kasi paano ka bibigyan ng isang bagay na hindi mo naman hihingi? Bagamat ang Diyos nagbibigay kahit hindi mo nga hihingi. Pero tinuruan din tayong humingi upang masubok at upang masanay tayo na magtiwala sa kanya. Ang paghingi ay hindi ito isang bagay na katamaran sa harap ng Diyos. Ito ay pagbibigay ng pagtitiwala. At nagpapakita ng iyong pananalig at panampalataya sa kanya natin. Kaya dapat nating sabihin ang ating kahilingan. Santiago chapter 4 verse 3, at kung humihingi naman kayo
wala kayong natatanggap. Bakit? Dahil humihingi kayo ng may masamang motibo para mabigyan ang sarili ng ninyong kasalanan. Kaya sa ating paghingi, tiyakin po natin ang ating motibo. Kung ito pagsarili lang natin. O ito ba'y talagang makatutulong sa iyo? Eh humihingi ka ng maraming pera, ay saan mo ba gagamitin? Ay para ikaw ay makatulong sa ganito. O marami akong matulungan tao. Isang hindi ko totoo yun. Isang hindi totoo yun. Marami na po akong nakita ng mga tao humiling na sila'y payamanin. At pinayaman naman ang Panginoon. Pero yung halang pangako, hindi nila natupad. Kaya importante na kapag tayo nangako sa Diyos, minsan po ang Panginoon kung susubukin. Kasi bibigyan ka talaga ng Diyos. But the problem, gano'n tayo magiging tapat sa atin. Sinabi rin po ni Jesus sa aklat ng Juan o John chapter 16 verse 24. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Yun ang problema naman ng iba. Yung iba humihingi, mali ang motibo. Pangalawa, yung iba naman, hindi humihingi. Ang tanong ko po ngayon, kahit mo naroon sa Zoom, narito sa church, o nasa FB, hiningi mo na ba sa Panginoon ang iyong pangailangan? O misan mas unang pang naalaala ang iyong kapitbahay? Mas misan mas unang pang naalaala ang buhay, no? Kaysa sa Diyos, kapag may pangailangan. Misan mas unang pang naalaala yung mga politiko, sa kaya ako makalapit. Humingi tayo sa Diyos bilang anak ng Diyos. May karapatan tayong lumapit at humingi sa Panginoon. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya. Sa aking pangalan, humingi kayo at makatatanggap kayo para malubos ang inyong kagalakan. Nais ng Diyos tayo magalak. Nais ng Diyos tayo laging masaya. No? Alam niyo, ang buhay Kristiyano hindi lang puro, puro pagsubok. Yes, ang buhay Kristiyano may pagsubok. Hindi madali ang mabuhay bilang mananampalataya. Pero ang buhay Kristiyano, it is also a fun. Ito po yung masayang buhay. No? Na sa kabila ng mga pandemya ng pagsubok, pwede ka pa rin maging masaya dahil alaman mo, meron kang Diyos na pwedeng tawagan at pwedeng hinga ng lahat ng iyong pangangailangan. Pwede kang maging masaya. Pwede ka pa rin makapaghingkod sa ibang tao. Pwede ka pang makatulong. Pwede ka pang maging ekspresyon ng maraming tao bilang ikaw ay asin at ilaw ng sanlibutan. Hallelujah. Sa kanyang sermon sa bundok, sinabi din ng Panginoon Jesus, Mateo 7:7, humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin niyo sa Kanya ang hinahanap ninyo at makikita niya. Makikita ninyo, kumanto kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Tiyak ang salita ng Panginoon. Ang mga nagaganap ngayon sa ibabaw ng mundo ay tila mga suliranin na hindi mabibigyang bilang. Ang sakit na naganap at inilamang COVID-19, maraming tao ang di pa naabot ng mensahe. Hindi lang naman COVID-19 ang sakit na dapat ikabahala ng mga tao. Marami pakaramdaman na minsan hindi napapansin. Akala po ay doon na lang nakapokus sa COVID-19. Dapat po tayo maging maingat. Nandiyan pa rin ang dengue, nandiyan pa rin ang mga high blood pressure, ang diabetes, ano? So marami. At mas kaya dapat po tayo maging mapanalanginin. Maraming tao ko ang hindi pa naabot ng mensahe ng kaligtasan mula kay Kristo. Hindi lang dito sa ating lugar, maging sa ating mga kapitbahay. At alam niyo ba, itong panahon na ito, ito yung pagkakataon sapagkat ang mga tao ay naghahanap ng solusyon. At alam naman natin, ang pinaka-best na solusyon na maaaring ay pakilala ang Diyos. Pakilala. Ang masamang tao ay siya pa rin pong namamayagpag sa larangan ng politika. Minsan kung alin pa yung mga tiwali, alin yung may mga pansariling hangarin, kaya lang sila papasok sa politika ay para maghanap buhay, hindi para maglingkod. Pero karaniwan, sila naman yung napapaupo. Pero alam natin, hindi yun ang kalooban ng Diyos dito sa lupa. Ang kalooban niya sa langit ay hindi ganun. Kaya pwede natin hiningin sa Diyos nang mapaluklok ay yung may mga matuwid, may karangalan, yung hindi tiwali, yung maglilingkod ng totoo, yung tunay na nagmamalasakit sa mga mamamayan. Yung handa talaga maglingkod. Alam nyo, kaya po, hindi madali ang politika. Hindi ito dahil kaya kakandidato ito yung pera. Ang politika po ay purely paglilingkod. Pero marami ngayon, kaya pumapasok sa politika para maghanap buhay. At kung minsan, kung kailangan mo
Pinuntahan na nga, abay nagtatago pa, sabihin mo kaya ay wala. Yun ang nakalulungkot. E bakit kumandidato pa? Tapos, ang lalakas ng loob, kakandidato na naman. Wala nang ginagawa, pinabayaan na ang mamamayan, gutom ng mamamayan, gusto pa rin sila pa rin ang maupo. Anong gagawin nila? Dahil ginagawa nila na hanap ng buhay. Yun ang nakalulungkot. Pero pwede tayong manalangin. Hindi naman tayo pwede mag-rally at sila patuhin ang patuhin, lalo na po sa mga social media. Hayaan nyo lang po ako sa pagnagbiminsahe. Sapagat yun ang katotohanan. Pero ano pong magagawa natin bilang mananampalataya? Humingi sa Diyos, manalangin na mabuksan ang isipan at makonsensya. Kausapin ng Diyos ang puso ng mga tao na mayroong tiwalik kalooban, baka sakaling sila'y makonsensya. Ang sabi ng Bible, upang tayo makapamuhay na may kapayapaan. Amen? Ipanalangin ang namumuno, ipanalangin ang lahat ng tao, ipanalangin ang mga emperador, ipanalangin ang lahat. Kahit po masamang mga pinuno, ipanalangin pa rin natin na sila'y pagpalain ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos yung baguhin ang kanilang mga puso. Amen? Hallelujah! Ang maraming tao ay nagkakamal ng salapi kahit sa magitan ng panlalamang sa kapwa, mga negosyante na kung tawagin po ng Bible, may daya ang timbangan. Sabihin, minsan makapag-negosyo lang kahit siray ng kalikasan. Hindi po sinasabing lahat ng pamimina ay masama. Sapagat kailangan natin yan sa ekonomiya, kailangan ng ating bayan. Yan ang isang pulsapula ay ginagamit na po yung pamimina. Pero minsan, kahit na po ang mga lugar ay restricted o pinagbabawal, ay minsan ginagawa pa rin, sinusuhulan. Yan po yung mga bagay na dapat natin ipanalangin. Yan po yung mga issue na minsan hindi binabaliwala ng iba. Pero saan sumisira sa kalikasan na kung saan ay dapat natin tayo mga tao inilalang ng Diyos upang pangalagaan, ibinigay kay Adan at Eva ang pangalaga sa kalikasan, sa hayop, sa halaman, sa puno, sa lahat ng bagay dito sa lupa. Pero ano po ang ginagawa natin? Patuloy na sinisira. Kaya kailangan natin ipanalangin ang lahat ng tao na makakilala sa Diyos. Amen? Upang ma-restore yung isang tamang kaisipan at kalooban na tayo ay tagapangalaga ng ating kalikasan. Amen? Kaya, at marami ang nagdurusa dahil po hindi nakakamit ang tamang justisya. No? Ito ay patuloy na nangyayari. Ano po ang dahilan? Dahil ang mga anak ng Diyos hindi talaga nananalangin. Hindi mo kailangan labanan sila sa kanilang pamamaraan. Ang ating panlaban higit sa lahat ay ang ating tuhod. Amen? Hindi kailangan tayo magmarcha sa labas, mag-rally. Ang kailangan natin lumuhod, manalangin, at talagang umiyak sa harapan ng Diyos. At maniwala kayo, ang Diyos ay tumutugon sa panalangin. Amen? Kalimitan, umaasa tayo sa mga pastor, sa mga prayer warriors, o sa mga reliyosong tao na sila ang manalangin. Sa katotohanan, ang naisang Diyos, tayong lahat, na kanyang mga anak, ay manikluhod, tumawag at humiling sa Diyos upang mangyari ang kanyang kalooban dito sa lupa gaya ng salat. Hallelujah! Pangatlong bagay, maniwala, believe. Number one, abide, ask, and believe. Nangako si Jesus sa aklat ng Mateo, anumang hingin ninyo sa panalangin, Mateo 21:22, anumang hilingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung maniniwala kayo. Una, abide. Pangalawa, ask. And then, believe. Are you following? Ang paniniwala ay ang puso ng kasagutan. Okay, take note. Yung paniniwala, ito po yung puso ng kasagutan sa panalangin. It is the center or the core center of our prayer. We must believe. Kasi, minsan kasi, hindi ka pa lumalapit, nag-aalinlangan ka rin. Hindi mo pa nasasabi, nag-aalinlangan ang puso mo. So, kailangan po, maniwala tayo. Sabi natin, maniwala. Maniwala. Para yung iba hindi naniniwala. Maniwala. Maniwala. Pero parang hindi naniniwala. Okay, maniwala tayo. Ngunit paano ka makapaniniwala sa pananampalatayang ito? Dapat mo bang paganahin ang estado ng iyong pag-iisip na sa paraan na maging katumbas ng pananampalataya? Siyempre hindi. Hindi yung kakayanan ng ating isipan at kalooban. Hindi hiniling ng Diyos na magkaroon ka ng dakilang pananampalataya.
o malaking pananampalataya. Kailangan mo lamang ay manampalataya sa dakilang Diyos. Katulad po ng sinabi ng Panginoong Hesus, magtiwala ka lang ng Diyos ay makapangyarihan. Siya ang makagagawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng sino man. Yun ay sapat na hindi mo kailangan ng isang great faith. Tingnan po natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Mateo 17:20. Sumagot si Jesus, dahil mahina ang pananampalataya ninyo, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo, kahit kasing laki ng buto ng mustasa, ganun lang pala halang ang kailangan. Hindi mo kailangan ng great faith. Kailangan mo lang may pananampalataya. May pananampalataya. Masasabi niyo sa bundok na ito, lumipad ka roon at lilipad ka ito. Walang bagay na hindi ninyo magagawa. Wow! Hallelujah! So abide, ask, and believe. Tinukoy ito ni Santiago. Sa Santiago chapter 1 verse 6, ngunit dapat magtiwala ang humihingi at huwag magduda. Dahil ang taong nagdududa ay katulad ng araw sa dagat na tinatangay at pinapagpad ng hangin. Kaya para sa taong may dobleng pag-iisip o dalawang kaisipan, double-minded, ay hindi maaaring umasa na sasagutin ng Diyos ang kanyang mga panalangin. So, makikita natin ang uri o kalidad at hindi ang laki ng pananampalataya ang kailangan. So, yung quality ng ating pananampalataya. Hindi kailangan mo yung malaking pananampalataya. Kailangan mo lang maganda yung quality. Kahit yan ay gagabutin ng mustasa. Kapag yan ay tunay ng pagtitiwalang pananampalataya. Diringin ng Diyos. Iyong ang pananampalataya ay nagmumula sa Diyos. Hindi ito isang bagay na kailangan mong subukang mag-isa. Huwag natin pilitin ating sarili. Ang isang tunay na Kristiyano, meron kang pananampalataya galing kay Jesus. Si Jesus kasi ang author at siya rin ang finisher ng ating pananam. Ang buhay ng pananampalataya ay mararanasan lamang ng mga limalakad sa pagsunod. Hindi ka maaaring magtungo sa iyong sariling kakayahan lamang at manalangin ka para rin sa pananampalataya dapat ganap na pagtitiwala. Yung sa Diyos ka lang talaga umaasa. Hindi ka kailanman makakakita ng isang tao na may malaking pananalig sa dakilang Diyos na hindi naman sumusunod sa kanyang mga pinag-utos bilang tanda ng pananampalataya. Kaya alam mo ba, listen, especially to the young generation, ang sign ng isang tunay na pananampalataya at ng tao na titiwala sa Diyos, sumusunod sa kanya. Kasi umaasa ka sa kanya. Isang hirap, Lord, bakit naman po ito ang gusto mo mong makalibawa? Eh kung tatlo ang naliligaw sa Lord, siyempre, tayo may sariling standard. Pero ang Diyos may pinili. Pero para sa ating tingin, yun ang pinakamahina. Pero sabi ng Lord, yan ang piliin mo. Diba? Pero Lord, bakit naman namin? Mas mayaman naman namin. Mas guwapo naman namin. Bakit naman nga ang pinapipili mo yan? Ari pinakamaliit sa lahat. Pero so, example lang yun ha. Pero magtiwala tayo sa Diyos. Naalala ko si Pastor Douglas. Sabi niya, Lord, naman nga rin. Bata. Tapos batang bata. Tapos parang hindi alam ang konsonanta. Pero sabi ng Lord, yan ang gusto kong piliin mo. Alam niyo nung sinabi ko sa Pao, sige Lord, dahil yan ang sinabi mo, yan ang aking pakakasalan. Alam niyo nung sinabi niya, ito ang pakakasalan, Aba. E biglang, yun na ang pinakamagandang babae sa kanyang pamilya. Hindi lamang, ako ang dami ng like also more so. Tumakbo yung babae. Ah, Lord! Ayoko sa bansot na yan. Sabi ni Morse, Lord, ikaw ang akin, ibinigay ng Diyos. Tumakbo yung babae. Paano mo ba yung Teresa? Pero, yun nga ang naging kasama niya. At mula nga noon, naging katulad niya sa Diyos. So, pang-apat. Number one, abide. Number two, ask, believe, and then receive. Tumanggap sa pananampalataya, marapat na ang kahilingan. Kung alam mong
sumusunod ka kay Kristo at pinapatubayan ka ng banal na Espiritu. At nananalangin ka ayon sa salita at kalooban ng Diyos, maasahan mong sasagutin ng Diyos ang iyong panalangin. Kaya't maging handa sa pagtanggap ng sagot. Isipin ngayon na makatatanggap ka ng sagot sa iyong kahilingan. At magsimulang magpasalamat sa Diyos para sa iyong kahilingan. Ang kinin mo ng iyong kahilingan ay tinugon at sinagot na ng Diyos. Sabi po ng Mark chapter 11 verse 24. Kaya tandaan ninyo, anuman ang hilingin niyo sa Diyos sa panalangin, manampalataya kayong natanggap na ninyo ito at matatanggap nga ito. Amen. Hallelujah. Meron po akong isang kwento. Ito ay nung taong 1870 to 1880. Kilala niyo siguro ito lalo na sa mga press pa yung mga kagagraduate pala kahit ng kolehiyo. Si Doktora alam pa rin ito. Siguro yung mga edad mga nasa mga 50s pa lang, alam pa ito. Pero kahit 60s pa lang naman, basta kayo nakapag-high school, nakapasok ka sa eskwela, siguradong familiar ka sa pangalan ng tao. Ang pangalan niya si Thomas Alva Edison. Kung sinabi Thomas Alva Edison, tuwing makakakita ka ng ilaw, lalo na yung mga bulb, yan, siya yung nag-invento na yan. Gumamit siya ng mga filament. At alam niyo ba umabot sa 3,000 mahigit na teorya ang kanilang ginamit? Kasama ang kanyang grupo, pero siyang team, pati ang kanyang pamilya. Naranasan pa nilang masunog ang kanilang sariling bahay dahil sa pag-iimbento ng ilaw. At gumastos siya ng milyong gandolya bago niya na perfect mapailaw ang isang filament. So, bagamat ang sabi ng mga tao na ibang nakapaligid, hindi yan magagawa sa impossible. Pero para sa kanya, nagtiwala siya dahil sa encouragement ng kanyang ina ng isang bagay kapag yung pinagsikapan at ginawa mo na may mabuting layunin, hindi magagawa. Kaya nakagawa nga siya ng isang mahusay at maliwanag na ilaw. Tinatawag natin bumpilya sa ating panahon. Nung una naman bihira pa yun, wala pa namang LED. Yung fluorescent, bago pa rin lang yun. So, yung bumpilya mo tawagin. Ang mga maliwanag na ilaw na nagpapagana sa pagitan ng paggamit ng kuryente upang mapainit ang isang manipis na material na tinatawag na filament. Hanggang sa maging sakto itong mainit upang magliwanag. Dahil lamang sa napatunayan ni Edison na magagawa ito, maraming mga inventor ang sumunod sa kanyang ginawa. At napatunayan, kayang higitan pa ang kalidad ng mga ilaw at liwanag. Katulad na itong LED. Buot sa mas maliwanag na puti na o kahit anong ilagay mo, katulad nito, LED, iba naman ang liwanag. Sabihin, mas matipid pa at mas matagal pa ang buhay. Dahil yung mga bumbilya, basta tumatagal lang yan ng mga 3 years, napupundi na yan. Kahit anong pag-iingat mo, basta tinagamit mo, mapupundi yan. At compare sa mga LED natin, kaya tumagal yan up to 15 years. Misa nga, hala mo pundi na. Alug-alugin mo lang mayaman na konti, papahingin mo lang. Mga isang linggo buhayin mo, nabubuhay ulit. Ang bumbilya kasi filament. Kapag naputol na yung connection, hindi na talaga iilaw. Diba? So, na-improve pa ito, na-improve. Pero dahil nagsimula ito kay Thomas Alva Edison. Kung ang isang individual na katulad ni Thomas Alva Edison ay nakuha na ng inspirasyon ng ibang tao upang makamit ang tagumpay at hindi lamang po nagamit ang LED sa ilaw. Karinwan, pati po yung ating mga telebisyon, LED na rin. LED na hindi na tube ang ginagamit. Dati po tube na meron itong liquid. LED na. May sabihin, mas matibay, mas simple, at mas mura, at mas less pa sa kuryente ng 70% ang konsumo. Kaya noon, nung mauso na po yung LED, napagkamahal pa naman ng isang ilaw, 300 plus pa, pinalitan ko agad halos lahat ng ilaw sa amin ng LED. E ngayon, mura na lang. Mahigit 100 piso. Noong 350 bawat isa, sale pa yun. E mura na. Tapos, ang laki pang mura sa kuryente. Ganun pa kaya kung kaya nating makamit kapag inilagay mo ang iyong pananampalataya sa mga pangyayari ng Diyos? Kung yung katulad ni Thomas Alva Edison ay nakapagbibigay ng inspirasyon sa atin, ganun pa kaya kung sa Diyos tayo kukuha ng inspirasyon at pananampalataya?
walang bagay na hindi kaya. Makapangyarihan Diyos, makakuha tayo sa kanya ng higit na likas na kakayahan. At dahil hindi mauubos ang kalaman at karunungan ng Diyos. Kapag tayo sa kanya nagtiwala, walang ubos ang kalaman at kahayanan ng Diyos. Ibig sabihin, pwede tayong makagawa pa ng mas marami pang mga bagay sa buhay na ito. Hindi lamang mga intensyon na material na ginagamit natin sa mga praktikal na buhay, maging sa pangangaral, sa pagtatrabaho, sa anumang lugar nating pupuntahan bilang Kristiyano, pwede tayong laging merong kuwang ang pag-unlad sa atin. Ang improvement ay laging may space sa ating buhay bilang isang mananam. Kailangan lang matuto tayong mananam. Una, abay. Ano pangalawa? Ask. Pangatlo, believe. And then, receive. At marami. Ito ay isang simpleng katotohanan na anuman ang malinaw mo nakikita, masidhing hangarin, taus-pusong naniniwala at masigasig na pagkilos ay hindi malayong mangyari. Siyempre, kung mayroon kang otoridad na ibinibigay ang Panginoon. Kaya manatili tayo kay Kristo. Humingi tayo sa Kanya, sa ating mga panalangin. Maniwala tayo na kayang ibigay ng Diyos ang ating kahilingan kung tayo ay nananampalataya at ating angkinin. Tanggapin natin na ang ating kahilingan. Magpasalamat na tayo dahil alam natin ito'y ibinigay na. Salamat po, Ama, sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Ipinalala mo sa amin ang kahalagaan ng aming panalangin, pagtawag, pagtalima, panatili sa iyong harapan. Gawayan mo kami, O Diyos, at patuloy na bigyan kami ng masiting uhaw sa iyong mga salita. Turuan mo lagi kami paalalahanan na kailangan namin laging lumuhod at magtiwala at panalangin sa iyo. Lalo na po sa panahon na ito na marami pong nangyayari sa aming paligid, lalo po sa aming mga kaibigan, kapatid, kasamahan, dalangin po namin ang iyong gabay patubay. Bigyan mo po kami ng pagkakataon o bumuha ka ng mga kaparaanan upang maabot sila ng iyong salita. Maabot sila ng iyong biyaya, ng iyong kahabagan. Pagpalain mo po ang mga nakikinig ngayon at nakatunghay sa aming Zoom, sa aming FB Live, at even Panginoon sa YouTube account na amin po itong pinupost. Pagpalain mo kalang buhay, maranasan niya ang himala ng iyong pagpapagaling. Hayaan mo po tugunin mo ang kalang panalangin. Sa tuwing sila yung luluhod, lalapit, hihingi at magtitiwala sa iyo. Alam ko po, Panginoon, ibibigay mo at aabutin ang kalang pangailangan. Magpalain mo, Diyos, ang bawat isa, maging po ang mga ama at ina ng tahanan. Bigyan mo sila ng kalakasan ng loob. Ang mga estudyante, ang mga mag-aaral, bigyan mo ng kalamat, karunungan. Ayaw mo pong may pasarilan matapos ang mga asignatura na kailang inaaraw sa araw-araw. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang kailang mga kabuhayan, ang kailang pangailangan. Kung buong Diyos na tumutugon sa aming pangailangan, maging ang mga mayaman sa parang hindi marunong magtanim, hindi marunong mag-ani, hindi marunong mag-impok, Panginoon, ay kaya mo, Panginoon, busugin, kaya mo nga patuloy na buhayin, at hindi mo pinababayaan ni iniiwanan man. Ganun ba kaya itong iyong mga anak? Kaya na nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, nananampalataya na walang sino man, Panginoon, lalo po sa pamilya ng Glory Christian Center Batangas ay magkukulang. Lagi mo pong isusupply at ibibigay ang pangailangan. Because you're our great provider, you're our supplier, Panginoon. Tuloy po kami, Diyos na magkagamot, ang Diyos na magpapagaling, ang Diyos na makapag-iingat, O God. Panginoon, tagpuin mo pong pangailangan ng bawat isa. Salamat din po sa aming mga kapatiran na mayroong sakit karamdaman sa oras na ito. Sila po'y naka-quarantine, sila po'y may mga pinupunong mga araw. Naniniwala kami ang complete recovery ay kanila lang naranasan. Patuloy mo'y mapisa ang bawat gamot at bawat pagkain, Panginoon. At patuloy kang humipo ng mga tao may mabuting kalooban. Katutulong, Panginoon. Salamat po, Diyos. Sa iyo po'y papurit pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, ito ang isang magdalangin. Amen and amen. Amen.